Hello. So, it's almost the end of the year. And sa panahon na to, no, ng taon, parang it's really very busy. It's like swirling, swirling. Things are just swirling around. I think it's really challenging for us people to have an intentional end to the year. Yung bang parang sige na, go na lang to, matapos na lang ang ganyan. Baka may mga ganun tayong tendencies. Pero sayang rin kasi no, yung pag-savor natin ng mga taon at mga buwan na dumaan, yung mas makita natin yung goodness ng Lord in those seasons, especially in the season that we are in right now. Kasi napapansin nyo ba, parang ang dami nung tendency na pag lumagpas na yung panahon na yon, parang doon mo mas naisip na, ay, ang ganda pala, ang saya pala nung time na yan, ganyan. Eh, what if, while it's still fresh in our mind, it has just recently happened, what if we appreciate those things more? Or even while they are happening, di ba? Parang mas appreciate natin sila. Para lang mas masavor natin yung goodness ng Lord in those times. So now, these are just some ideas na naisip kung gawin ko mismo personally, and I'm just sharing it para lang may anyone who would also would like to do it. Kumbaga, ideas on how to end the year intentionally. Kasi nga, it can get so busy, can get so swirly in our head. But yeah, it's good for us to take a moment to slow down, appreciate what God is doing in our lives right now. So, some ideas on how to end the year intentionally. Number one is all about memories. So, I'm big on documenting memories. If we're friends on Instagram, one of the things that I do, I more on the story, Instagram story part. Pero naisip ko rin ngayon na parang I think some things they can they I'd like them to stay on the feed para mas madaling mabalikan, madaling ma-reminisce. Kasi hindi talaga ako yung tipo ng tao na bumabalik sa gallery para puntahan doon yung mga nangyari. Kasi yung gallery natin, napaka-cluttered, di ba? Maraming screenshots, maraming random things there. So, sa Instagram or sa social media, doon ko talaga mas na nalalagyan din ng what did I think of that moment, how did I process it, ganyan. So, social media, I use it that way, and I think hopefully mas nagiging healthy yung relationship namin pag ganun ko siya ginagamit. So yon, I plan and I intentionally, my intention for the remaining days of this year is that savor the memories more, and I plan to do that by posting or like going back to the memories that I'd really like to remember years down the road and put them on my feed para lang nandun sila mas solid, mas mababalikan. I think there's a few people who are already doing this. So, kudos to you. Buti kayo nakapag-alat na kayo ng time na magawa to. Pero yun, ako, uupuan ko pa lang yan in the coming week. And, yun. So, memories. I have already documented the memories, I believe, kasi nag-picture-picture, nag-video naman tayo ng mga time na yan. Pero iba pa rin yung ilalagay mo siya sa space na madali siyang balikan and aalalahanin mo for a time kung how was it for you, what was that experience like, what were you grateful for in that moment. Just really savoring God's love, God's goodness in those moments. So, siguro parang nisip ko ano yan, parang baka quarterly, or per quarter, I mean, like sa first quarter of this year, ano yung pinaka na-enjoy namin, second quarter, pwedeng ganun, o kaya kung sipagin by month, kung madami talaga by month natin gawin, January, ganun, o kaya by event, like yung mga travels din namin this year, I think hindi ko pa talaga siya napaglaanan ng oras to savor post the event, post the travels, ganyan, grabe, ang dami kong backlogs. Yun, so that's for the memories. Next that I have as an idea to end the year well is I plan to revisit or revise my
Manifesto. Yan. Manifesto naman is an idea that I just got from the internet, of course. Na ito daw is more of like a list of agreement mo with yourself na, okay, ito yung mga prefer nating gawin or mga prefer nating approach in life. Previously, in-approach ko yung manifesto as like, should, si parang ito yung dapat kong gawin, ito yung mga, kumbaga, ini-impose ko sa sarili ko na batas. Pero this year, sa coming 2024, hindi na ganun yung gusto kong gawin. Parang I'm approaching the year in a way na more of like, itong mga bagay na to, hindi naman to talaga law, hindi naman to binaba, hindi nga to nakasulat sa Bible, diba? Pero ako, preferences ko lang sila. So I would like to approach them ng ganun, na ito yung mga preference ko. Ito yung napag-agrihan na namin ng sarili ko na gusto naming way of approaching life. And, diba, ganun pala yung mas magandang atake or approach dun sa mga bagay na yun. It's not about dapat, yung mga parang should. Kasi, mas okay yung ano lang, mas free yung approach, mas maluwag. Kasi, mas mahirap pag-constricted yung sarili natin. Hindi natin, mas lalong hindi natin magagawa. So, ito yung mga sample manifesto ko from this year supposedly. Tapos babalikan ko siya and then mas i-revise ko siya or may gagawin tayong ibang, like baka may ibang kailangan baguhin. Ito mga manifesto ko yung 5 to 6 hours of sleep, mga ganon, yung parang pinag-agrihan na namin ng sarili ko na ganito talaga yung mas magandang approach. Oh, yung prioritizing studying God's Word. Ako po, ilang taon na natin itong ginagawa. Pero, yun nga, this year, I'm not approaching it with a should na dapat ganun. Pero, I just know that it is gonna be more helpful for me if I'll be able to prioritize God's Word. Prayer time, then daily. Yan yung mga commitments and agreements ko with myself na alam kong importante na dapat paglaanan ng oras. So, baka may iba pa. Like, alimbawa, din mga simple things like drink 2.5 liters of water a day, mga ganun. Mga ano ko yun, agreements ko with myself na, hey, this is a good thing. We must do this. Ganyan. And I am to remind myself of those things as well. Kasi mas madaling mawala. Alam mo, yung mga ganung reminders parang mapabayaan mga healthy habits. Ayan. And then last thing that I wanna do for before the year ends is just to write our marriage story. Yay! We just celebrated our second anniversary, wedding anniversary, and parang hindi ko pa naupuan na magkaroon ng, you know, like, just appreciate God's goodness in those 2 years. Kasi itong mga nakaraan, sobrang busy talaga namin. Like, things are just flying by and everything is swirling around. So, that's one thing that I'd like to intentionally end the year with. I guess, it's good din kasi yung anniversary namin is like middle of December. So, medyo patapos yung taon, kaya maganda rin siya. Pero, if that's not one of your things, maybe pwede din naman yung parang, like, review life in general, like how's the story so far, what are you grateful for, and what do you like to change in the coming year, or what dreams do you have for, or faith goals do you have for the next years. Things that we can do to end the year intentionally, for me it's like memories, manifesto or agreement with myself as we enter the new year, and then third would be my marriage story, and maybe your life story, whatever, however you would like to intentionally end the year also. Let's go! Thanks for watching.